Magandang umaga po sa inyo lahat at welcome po sa ating programang Patnubay sa Kalusugan na patuloy niyo pong napapakinggan araw-araw, Monday up to Friday, ang ating programa na ito po ay napapakinggan niyo 7:30 to 8, no? Monday up to Friday, DWBL 1240 to kHz. Sa akin pong Facebook page, hanapin niyo yung Patnubay sa Kalusugan, i-like niyo, i-share, para mapanood nyo yung aking lecture. Ganon din po sa aking YouTube channel. Hanapin nyo yung pangalan kong Rose Alfonso. I-click nyo yung subscribe para mapanood nyo lahat yung aking lecture. Ako po si Ma'am Rose, isa po akong health educator, member ng KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Nagtapos po ako ng bachelor's degree in education. At hindi po ako medical doctor, ako'y health educator. Nagpatuloy mag-aral ng public health at nagtapos ng natural medicine sa Jensen International Institute of Health sa Escondido, San Diego, California. Nag-attend din po ako ng seminar about natural medicine sa Weimar Institute sa Sacramento at sa School of Alternative Medicine sa Palm Springs, California. Ang mga information po na ibinibigay ko sa inyo, ito'y payo lamang, pero hindi ko po layunin palitan ang medical advice ng inyong doktor. Kung ano man po ang sakit meron kayo, ugali nyo pong magpa-check up, iwasan natin ang self-medication. Sa akin po ay prevention is better than cure, we need education more than medication. Ang pinaka matalinong pamamaraan upang maprotektahan ng ating kalusugan, unawain po natin ang ating katawan at marami kang kaalaman tungkol po sa nature ng iba't ibang uri ng karamdaman para maingatan mo ang sarili mo. Kaya nga po, para manatili kang malakas at bata, at in case of emergency, meron kang magagawa. Yung po ang dahilan, pinopromote ko yung ating librong Healing Wonders of Water, at saka po yung ating Natural Remedies Encyclopedia, Master Book of Herbal Medicine. Ano? Ito 11,000 natural remedy, more than 700 diseases ang tinatalakay dito. At ito po yung may 839 pages, hardbook, at 4,800 ang halaga nito. Kaya hindi naman po intended ng libro na to yung replacement ng proper medical attention. Kung hindi, yung mga health problem mo, paano maiwasan, at anong natural remedies ang pwede mong gawin, kailan meron kang active participation sa pag-maintain ng kalusugan mo. At saka meron kayong guidance, kaya ito pong aklat na ito na Healing Wonders of Water, 775 pesos ito. Natural Remedies Encyclopedia, ito'y 4,800 para meron kayong guidance, no? Galing sa mga healthcare professional, kaya paano po basahin yung ating Natural Remedies book, 4,800 ang halaga nito. Tulad po nito, ating topic ay tungkol sa breast cancer. Meron po akong pinsa na kamamatay pa lamang. Maraming taon, or 5 years ago, natanggalan siya ng isang suso dahil kanila pong sinususpect na ito yung may breast cancer para hindi na kumalat. Ito ay pinatanggal niya. Kaya po yung suso nating mga babae ay merong milk duct, meron siyang parang tubo, merong tube, merong mga kanal, at meron siyang parang nakaumbok at fatty tissue. Ito yung mga network ng lymphatic vessels. Merong mga cancerous na umuumbok, ito'y matigas, hindi ito natatanggal, at saka matigas, no? At saka hindi siya masakit. Majority po nito ay hindi naman cancerous, pero itong mga masses na to ay punong-puno sila ng fibroid masses. Kaya kailangan po ay pa-biopsy para ma-identify kung itong bukol na lumalabas sa suso natin, ito ba'y dangerous o hindi. Cancerous ba to, malignant ba to, or benign lang ito. Ang breast cancer po, nagkukos ng yellow, bloody, or clear discharge mula sa nipple. Meron din po akong best friend na matay sa breast cancer. Ang pinaka-resulta po nito, nagkaroon siyang tubig sa baga. Ganun din po yung pinsang ko na pinuntahan namin sa Olonga po. Siya po ay nagkaroon ng breast cancer, natanggal ang suso niya. Ngayon ay binalikan po siya, nagkaroon po siya ng cancer sa baga, nagkaroon siya ng respiratory failure, napuno ng tubig ang kanyang baga, kaya hindi na siya nakahinga. Ito yung cause ng death niya. Ito po yung komplikasyon ng breast cancer pag ito'y
kahit ito'y ano, inagapan mo, naoperahan mo, nagpakemo ka, pero dahil nadodoon na yung tentacles ng cancer cell, pag humina immune system mo, bigla ka na lang yung sasalakayin. Alam mo, ang karamihan po sanhi ng breast cancer dahil sa ating female sex hormone na tinatawag nating estrogen. Yung hormone estrogen, ito po yung nagpo-promote ng cellular growth sa mga tissues ng breast at reproductive organ. Ang cancer, ito yung ano, tinatawag nating disorder of unrestrained cellular growth, no? Ang mga risk factor po ng breast cancer ay ito yung bago ka nag 9 years old, niregla ka na. Tapos nagmenopause ka after the edad ng 55. Kaya tsaka nagkaanak ka after the age of 40. O kaya totaling hindi ka nagkaanak, ito po yung mga candidate sa pagkakaroon po ng breast cancer. Okay, paalala mo na po sa ating supplement na vitamin C. Ang vitamin C, tinatawag nating vitamins na anti-cancer. Ito'y nagpo-protect sa ating immune system, pampalakas ng ating immune system panlaban sa cancer, ganun din sa cardiovascular disease para tumibay ang ugat natin, hindi tayo maputukan ng ugat sa ating utak o yung mga kaso ng aneurysm, pampatibay ng ugat, yung vitamin C. Sa mga prenatal health problems sa mga babaeng nagdadalang tao, para po maiwasan ng complications sa baby ninyo, mag-take kayo ng vitamin C habang kayo ay nagdadalang tao. Kung may eye problem kayo, like katarata at glaucoma, maganda pong supplement of vitamin C. Ito rin po'y panlaban sa wrinkles sa ating balat. Sa mga nagkakaedad, 40 years old pataas, ang kailangan po natin, 1,000 mg a day. Isa sa umaga, isa sa hapon, isang tableta, 1,000 mg yon twice a day. Mabibili nyo to sa Lagman Building sa office natin. Every Friday po, open po, nandun ako. Kung nais nyo ako makita ng personal, makapag-seminar tayo, tuturuan ko kayo kung ano dapat yung gawin sa inyong sakit, no? Ito rin po, anti-cancer, ang vitamin C, nagpe-prevent ng cataract. Ganun din po, meron tayong supplement na lecithin. Ang lecithin, ito yung natural source ng choline, important role sa pampaboost ng ating memory. Ang lecithin, ito yung ginagamit para paggamutin ng mga may dementia and Alzheimer's disease. Ina-activate niya yung sluggish mind, nag-improve ng memory. Pinoprovide ang katawan natin ng ingredients na napakahalaga para mag-produce ka ng neurotransmitter na acetylcholine. Ito po ay neurotransmitter responsible sa memory storage and retrieval. Very effective ito sa nerve signal sa maraming area ng ating utak. Ang utak natin, ang composition po ng utak natin ay 30% lecithin. So, available to sa Lagman Building. Ang pagpunta po sa Lagman Building, sakay lang kayo ng LRT. Baba kayo ng Blumentritt LRT Station. Sa kanto nun, andun ang Lagman Building. Nasa third floor tayo. Room 315. Pwede kayong pumunta doon para kayo po ay magpa-check up at makabili kayo ng ating mga produkto. Okay, balikan natin itong tinatalakay natin about yung breast cancer, no? Alam mo, isa pang factor kaya nagkaka-breast cancer, na-expose ka sa maraming oxygen for longer period. Kahit nga po lalaki nagkaka-breast cancer, lalo na po yung sex gender na nagpalaki sila ng suso, nagpalagay sila, no? Maaring ito'y silicone. Dahil daw po ang silicone filled implant coated dito ng tinatawag nating polyurethane, ito daw po ay nakakancer ito. Kaya ito'y binan ito noong 1992. Ang hereditary factor din, kaya nagkakaroon ka ng breast cancer, maring nanay mo, auntie mo, uncle mo, o lola mo nagkaroon ng breast cancer, hereditary factor kaya nagkakaroon ka ng cancer. Ang breast cancer, common po ito sa mga babae, lampas na 40 anyos, pataas. Kailangan ma-detect ng maaga ang breast cancer para ito ay curable pa. Ngayon, ano dapat mong gawin? Una, sabing gano'n, to prevent breast cancer. Prevention is better than cure. Yung healthy changes in diet and lifestyle. Every morning, examinin mo yung suso mo regularly at saka magpa-mammogram ka para malaman kung may bukol ka o wala.
dapat examine mo monthly during menstrual cycle yung dibdib mo. Hindi habang hindi yung before period, kailangan yung pong before, bago lumabawa, one week before menstruation, ay yung menstrual cycle mo, ay ito'y ugaliin mong kapain, titignan mo kung meron ka nakakapang matigas sa dibdib mo. Tapos minsan masakit, matigas, no? Tapos pwede mo rin gawin, nakatayo ka sa harapan ng salamin, itaas mo yung dalawang kamay mo, pisil-pisilin mo yung suso mo, kung may makakapakang bukol dyan. Pagmasdan mo din ang hugis ng suso mo. Pagpamewang ka, ganon. Pagkatapos tignan mo, kung may malalim na dimple, ang balat ng breast mo. Itong pong maaaring minsan namumula, tapos nagkakaroon ng kaliskis, tapos yung utong mo ay nagkakaroon po siya ng may discharge na blood or ano, yellow ang kulay, no? Na liquid. Tsaka, one thing din, titingnan mo kung may kulani ka kilikili. Tapos at yung kulani na yun ay gumagalaw, di sumasakit. Kaya dapat, pag lagi kang kinukulani sa kilikili, tapos meron ka nakikita simptomas sa utong mo, may lumalabas na puti, na malinaw, o kaya, ano, ay, kaya po ito ay, ano, yung dugo, ipasuri mo na, ha? Okay? Paalala mo na po sa ating activated charcoal. Meron tayong supplement na activated charcoal. Ito po'y tumutulong sa kidney function para filter out yung undigested toxin and drugs. Nagpe-prevent ito ng hangover. At ang ating po activated charcoal, ito'y gamot sa ma-reduce ang intestinal gas, nakaka-lower ng cholesterol, at saka nagpe-prevent ng diarrhea, at nagpe-prevent ng bad breath. At saka itong activated charcoal, ito'y gamot sa overdose or poisoning pag drug addict ka, para matanggal yung addicting substance sa dugo mo, makakatulong po ang activated charcoal. Available po ito sa atin sa Lagman Building. Pwede po kayong pumunta doon anytime. Kausapin niyo po yung ating security guard, open nila yung ating center doon para pagbilhan kayo nitong ating produkto, o kaya pwedeng i-deliver ito sa inyong tahanan. Alam mo yung omega 3 fatty acid, ayon sa pag-aaral, ito'y galing sa fish oil. Ito'y nare-reduce ang panganib sa high blood pressure, pagtas ng triglycerides. Itong evidence ng itong omega 3 fatty acid, tumutulong ito sa rheumatoid arthritis. Ito rin pong omega 3 fatty acid na to, nare-reduce ang panganib sa heart attack, stroke and death from heart disease. At available po ito sa ating Lagman Building. Ganun din po yung ating oil, yung Sanchiera oil. Magandang panghaplas ito sa ating katawan. Gentle massage na Sanchiera oil, pwede mong ipatak sa palad mo kasi amuyin mo ganon. Nakakalis ng sakit ng ulo, bara ng iulo, bara ng sipon, at nakakaalis ng hilo. I-massage mo ito sa likod mo, anumang parte ng katawan mo, i-massage mo Sanchiera oil. Ito ay pang-alis ito, panlaban ito sa mga back pain, tapos yung mga sakit ng tiyan, dysmenorrhea, pulikat, varicose vein. Pag nilalagnat ka, haplos mo sa katawan mo ang langis na ito, ay ito po ay maliligo ka ng pawis at bababa ang iyong lagnat. Ito pong ating Sanchiera oil galing sa Acapulco, may pansit-pansitan, bayabas, oregano, malunggay, ginger, tsaka gotakola, turmeric. Yan, magandang padulas ito sa fungal infection tulad ng bunya at alipunga, mabahong paa, at saka eksema, sobrang katinambalat. Kaya yung mga patay na kuko, patay na lisa, mga patay na kuko, bubuhayin yon. At saka naman kung may kuto ka, lisa, ito'y tatanggal, i-massage mo sa anit mo. Pag nabukulan ka, may black eye ka, ay pahid mo to, mawawala yan. Ito yung mosquito repellent, iwas kagat lamok, itong ating Sanchiera oil, magandang pangmasahe ito, parwag gatapuan ng lamok. Available po ito sa ating Lagman Building. Tandaan nyo po, ang Sanchiera oil ay mabibili sa Lagman Building. Pwede kayong bumili doon anytime, nandun na sa ating security guard, para pagbilhan kayo. Ang halaga po ng ating Sanchiera oil ay 350 pesos. Kung bibili ka ng tatlo, ito po ay 1,000. Okay? Okay, balik po tayo dito sa ating tinatalakay na tungkol sa breast cancer. Kaya sabi nga, tayo ka sa salamin, itaas mo yung kamay mo, pisil-pisil mo yung suso mo, pagmasdan mo rin yung hugis ng suso mo,
magpamewang kang gano'n, tingnan mo kung may malalim na dimples sa balat ng breast mo, para, tapos kung meron pong pamumula ito, no? Tapos meron kang ang kulani mo sa kilikili ay lumilitaw, kaya ang gawin mo, humiga ka at kapain mo yung nipple mo kung may lumalabas na dugo o watery, ito ay kailangan ipasuri mo na sa doktor mo. Alam mo, magkakain ka ng fresh fruits and vegetable at kumain ka ng low-fat yogurt. Magkakain ka ng broccoli, cabbage, cauliflower, yellow-orange vegetable tulad ng kalabasa, yan, mga kamote, unpolished brown rice, oatmeal, fresh apple, cherry, grapes, onion, garlic, at mag-iinom ka rin ng fruit juices. Ito po'y anti-cancer po yan. Yung pagka meron kang bukol sa suso, to avoid breast cancer, iwasan mo muna kumain ng mga animal protein, yung meat from the animal. Maraming animals kasi, tulad ng baka, ng mga manok, ito po ay treated ng hormone para lumaki sila kagad. Di ba nakita mo yung manok? 30 days lang, ang laki-laki na. Dahil doon sa hormone na sinahalo sa kanilang pagkain. Kaya, nagpapalaki ng bukol sa suso yung pagkain mo ng meat dahil mga animals yan treated with hormone. Kasi yung po kasing meat, ito'y meron silang saturated fat. Huwag ka rin mag-inom ng alak, mag-inom ng caffeinated drinks, mga junk food, processed, refined food, salt and sugar, or white flour. Mag-take ka ng extra fiber dahil yung gulay, inaalis yung toxic waste para hindi ma-absorb ito ng ating bloodstream. Huwag kayong mag-take ng supplement na mayroong iron kasi yung iron na to, ginagamit ng tumor para lumaki sila, no? At saka kailangan nag-exercise ka every day. Kasi pagka nag-exercise ka, yung hormone estrogen na nagpapalaki sa cancer, ito'y nawawala pag nag-exercise ka, nabe-burn ito. Ang simpleng ginagamot po sa panahon ngayon pag may breast cancer, totally tulad ni Angelina Jolie, nagpatanggal siya ng suso kasi nga yung nanay niya namatay sa breast cancer. Kaya po yung mga simple mastectomy, entire breast ay natatanggal at tinatanggal din yung kulani sa kilikili para makaiwas sa breast cancer. Ang breast cancer po ay pwedeng kumalat sa baga through bloodstream or sa pamamagitan po ng lymphatic system. Yung mga kulani ay eto sa gitna ng ating dibdib ay apektado din. Pag ang breast cancer nag-spread sa baga, eto po ay pwedeng gamutin pero wala na pong gamot. Kaya pag kumalat po yung cancer sa baga, meron kayong discomfort sa baga nyo, kinakapos ka ng hininga, humuhuni ka, tsaka meron kang persistent cough, misa umuubo ka ng dugo at mucus, kaya yun po yung mga palatandaan na yung cancer ay kumalat na sa baga mo. Kaya ang tanong, gaano po ba katagal ang buhay ng mga merong breast cancer? Ayon po sa National Cancer Institute, estimated 27% po ng tao sa Amerika ay 5 taon ang kanilang tinatagal ng buhay pag sila po ay na-diagnose ng breast cancer, lalo na po na-diagnose silang stage 4. Maraming factor apektado yung chance of long-term survival. Kaya mo kayong assign po ng breast cancer ay pwede rin kumalat sa brain. Kaya pag sumasakit lagi ulo mo, meron po kaming members sa church namin sa Pampanga, nagka-breast cancer siya. Ngayon, ang sakit lagi ng kanyang ulo. Ang kinamatay niya, hindi po yung breast cancer niya, kung hindi, nagkaroon siya ng kumalat ang cancer sa kanyang utak. Kaya siya'y nagsusuka, nanghihina, masakit lagi ulo, tapos namamanhid ang kabilang side ng kanyang katawan, nawawalan siya ng balanse, minsan nagsisissure siya, nahihirapan siya magsalita, at lumalabo ang kanyang mga mata, at nababago ang kanyang ugali, naging maipitin ang ulo, dahil po yung cancer niya sa kanyang breast, ay kumalat sa kanyang utak. Kaya nga po,
ang exercise ay napakahalaga. Kaya pag to prevent cancer, huwag na tayo magka-cancer, eh mag-exercise ka every day, like walking, jogging, para ma-regulate ang hormone, including estrogen at insulin, para itong breast cancer na to ay mapigilan ito. Kasi ang regular exercise, nananatili kang payat. Kasi po, kapag mataba ka, lalong tumatas ang estrogen level mo, candidate ka sa breast cancer. Kaya sinasabi ang exercise ay ito'y panlaban sa cancer. Kasi pag nag-exercise ka, gumaganda ang circulation ng dugo at oxygen na di-deliver sa tumor. Kasi ang tumor, nabubuhay sila sa absence of oxygen. So kapag nag-exercise ka, ay nadadaluyan ka ng oxygenated blood. Hindi nakukuha ng tumor na kumalat sa ibang parte ng katawan at pwede itong mamatay. Kaya kailangan nag-exercise ka. At saka kailangan meron kang relaxation technique. Ma-reduce mo yung stress. Kasi nga po, ang sabi, happy people don't get cancer. Yung nagkaka-cancer lamang, yung magagalitin, mayayamutin, malungkutin. Kaya para magkaroon ka ng relaxation technique para ma-reduce ang stress mo, lagi ka yung ibang powerful technique ng breathing exercise, yung mag-take ka ng very long and slow deep breath, no? Tinatawag natin abdominal or belly breathing. Ito po yung maganda. At saka isa pa, yung muscle relaxation. I-relax mo yung muscle mo. At kailangan po magkaroon ka ng day off sa trabaho mo, hindi ka puro trabaho. At magkaroon ka ng meditation and repetitive prayer. Nananalangin ka, i-voice out mo sa Panginoon kung ano nararamdaman mo. Marirelax ang mind mo. Tapos, inulit ko, minga ka ng malalim, mag-deep breathing ka. Ito po'y maganda for relaxation. Tsaya isa, maligo ka ng maligamgam na tubig o kaya ibabad mo yung paa mo sa hot water para gumanda ang circulation ng dugo, or makinig kayo sa relaxing music. Mag-practice ka ng meditation. Maganda ito. Itong meditation, i-focus mo yung attention mo sa mga bagay na magaganda. O kaya isulat mo sa papel yung lahat ng mga problema nagpapabigat ng iyong kalooban. At kailangan po nito, lagi kang masaya. Magkaroon ka ng kaibigan, makipag-usap ka, malaking tulong po ito, no? Tapos po, ang gawin mo din, ang tanong po eh, yung po ba daw breast cancer, natitreat ito ng naturally? Ang traditional treatment po, yung ang options sa breast cancer is surgery, chemotherapy, radiation, anti-hormone therapy. Available ito. Pero, ang pwede yung gawin, no? Drink plenty of water at iba pang maliquid para ma-reduce yung mga cancer cells sa katawan, mailabas mo ito sa ihi, hindi maging concentrated yung cancer cell. Kaya para ma-flush ito sa pamamagitan ng pag-ihi mo, yung mailalabas mo sa katawan mo, at least makainom ka ng 8 glasses of water sa isang araw. Ito po yung malaking tulong para sa kalusugan po natin. At kailangan din po nito, matulog ka maaga, huwag kang magpupuyat. Kasi pag tayo po ay natutulog ng maaga, ay naibabalik yung ating lakas. Pero kung puro ka trabaho, hindi ka nakapagpapahinga, lumalala ang sakit mo, candidate ka sa breast cancer. Kaya nga po, ang sabi nga, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones. Yan. Kaya inulit ko po, meron tayong mga produkto, meron tayong lavender oil. Ito pong lavender oil na ito, hindi ito malagkit. Pwedeng gamitin mo itong pangmasahe sa buong katawan mo para ma-relax ang buong katawan. Ang amoy nito ay nakaka-treat ng anxiety, gagamot sa insomnia and depression at pagkabalisa. At ang isang bote po nito ay 350. Pag bumili kayo ay 1,000 pesos na lang po. Okay? Ugaliin po ninyong makinig palagi sa akin dito sa ating programang Patnubay sa Kalusugan, 7:30 to 8, Monday up to Friday. Sa Facebook naman, hanapin nyo ako sa aking Patnubay sa Kalusugan page. I-like nyo yun.
Hanapin niyo pong aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click yung subscribe para mapanood niyo lahat yung aking lecture. Ako'y meron paaralan sa Nobeleta, Cavite, Kawit Nobeleta, Rosario, Cavite City. Enroll niyo po yung mga anak mula kinder hanggang grade 10. Yung pong mga magulang na in-enroll niyo yung anak niyo, ako po'y mag-offer sa inyo ng mga courses ng tungkol sa kalusugan para matuto kayong mag-massage, reflex massage. Magiging hanap buhay mo to pagdating ng panahon. Pagkatapos yung mga lectures about iridology, yung ano po, yung pag-iingat sa sarili mo, alternative medicine. So mag-handle po ako dyan ng lecture para yung mga magulang na mga nakikinig ng enroll sa Patnubay sa Kalusugan, Patnubay Academy, ay ma-extend po namin ang service na ganito. Ano ho? Ngayon po idadako tayo sa Full Fortos. Yung po pala school natin, Patnubay sa Patnubay Academy ay nasa San Juan, Nobeleta, Cavite. Kaya kayo mga taga-Kawit, Nobeleta, Rosario, Cavite City, pwede nyo enroll ang yung anak, no? Ngayon po ay dadako tayo sa ating Food for Thought, pero bago yun, nais ko po imbitahin sa Lagman Building. Every Friday ako ay nasa Lagman Building para makita nyo ako ng personal, makausap nyo ako, matingnan ko ang inyong mga mata, sisilipin, titingnan ko lang kulay at shape ng mata natin, mata ninyo, malalaman sa nagmula ang inyong karamdaman at anong mga supplement at mga herbal medicine ang bagay sa inyo at mabibili nyo ito sa Lagman Building. Okay, every Friday po o kaya every day kung gusto nyo pumunta doon para makabili ay ando na po sa ating security guard para makabili ng ating produkto. At saka po yung through LBC, pwedeng i-deliver ito. Okay, dadako tayo sa ating food for thought. Psalms chapter 11 verses 1 hanggang sa matapos yan. Sabi po sa Psalms 11, ito isulat ni Haring David, ang Panginoon ay nanganganlong ako, ano't inyong sinabi sa aking kaluluwa, tumakas ka na gaya ng isang ibon sa iyong bundok. Kaya ngayon, sabi sa verse 2, sapagkat narito, binalantok ng masama ang busog, kaning inilahanda ang kanilang paso, apalaso sa bagting, ya, upang kanilang mapahilagpusan sa madilim ang matuwid na puso. Kaya ibig sabihin nito, ang mga taong masasama ay ito'y tumo sa kapahamakan. Subalit ang matuwid na tao, ang Diyos ang kanilang kandungan, sila po ay nagiging libre sa anumang uri ng kapahamakan. Kaya sabi, kung ang mga patibayan ay masira, anong magagawa ng matuwid? Ang Panginoon ay nasa kanyang banal na templo, nandun sa langit ang ating Panginoon, nandun siya sa kanyang luklukan sa langit, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa atin. Kaya wala daw lingid sa kanya. Kaya pagka tayo nadidepress, tayo po ay nagkakaroon po ng hina ng kalooban, sumusuko na tayo sa buhay, ang sabi pong ganun, ang Panginoon ay nasa kanyang banal na templo, ang Panginoon nasa kanyang luklukan na nasa langit, ang kanyang mga mata ay nagmamalas, ang kanyang mga talukong mata ay nagmamasid sa anak ng mga tao. Kaya po sa araw-araw na ating ginagawa, pinagmamasid tayo ng Diyos kung anong ating ginagawa. Kaya sabing ganun, yung mga taong masasama ay sila'y mapapariwara sa kanilang kalikuan. Ang sabi, merong apoy at asupre, nag-aalab na hangin ay maaring bahagi ng kanilang kaparusahan. Sapagkat ang Panginoon ay matuwid, minamahal niya ang matuwid na tao, mamasdan ang matuwid ng kanyang mukha. Kaya ito sana'y challenge sa bawat isa sa atin na maging piliin natin kung anong mabuti. Gamit, maging maingat tayo sa pagsasalita na hindi tayo makasiran ng tao, hindi tayo makasakit ng damdamin ng tao. Kasi ang Panginoon ay matuwid, minamahal niya ang katwiran, minamasdan ang matuwid ng kanyang mukha. Maraming salamat po. Ako po ay nagpapaalam na nawa po ang pagpapala, patnubay ng Diyos siyang sumatin sa buong maghapon. Magandang maganda sa inyo lahat.